Itinuring na breakthrough ng Solicitor General para sa isang legal na aksyon ang nag-match na fingerprint si Mayor Alice Bo at Chinese national si Bo Kwa-King. Pero gusto kaya ipagsurian sa mga abogado ni Bo na pinayuhan pa sa kukuli sa 2025 election. Ito ang alien fingerprint card mula sa NBI's master file sa naglalaman ng fingerprint ng isang Bo Kwa-King na isang Chinese national. Base sa dokumentong may pesa March 2006, ipinanganak si Bo sa Fujian, China noong 1990 sa amang si Bo Jansong at inang si Li Wenli. Ikinumpara ito sa fingerprint ni Banban Mayor Alice Bo sa biometric printout ng NBI at ang resulta si Bo Waki at Mayor Bo ay isa. Pero ang papa ni Bo, susuriin din daw ang mga sinasabing fingerprint sa oras na ginamit itong ebidensya laban kay Bo. I'm sure, pag-ibig nila na pag-filing sa lakas, he says, that will be the best opportunity for us to examine the validity then yung next message. Of course, we have to look at them. How source na they may change us to the guide here. Parang yan sa nagagawa niya. Sabi ng Solicitor General, breakthrough ang findings sa NBI. Ayon kay Fulgen Benardo Guevara, pinag-aaralan nila kung tatayong mag-isa ang co-warrant of petition o kung kailangan ng iba pang legal action. Ano man daw ang isasampa ng Office of the Solicitor General, iba pa ito sa administrative o criminal action na maaaring i-file ng Ombudsman, Department of Justice at iba pa. Ang co-warrant of petition ay paraan para ma-question ang karapatan ng isang tao na humawak ng pwesto sa gobyerno. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, sa kumaranto, mababalo wala ang pagka-mayor ni Bo, wala ang visa. Bukod dito, nirekomenda ng Philippine Statistics Authority sa Folger na ipakansela ang certificate by birth ni Bo. Irregular birth certificate, walang isang essential na dokumento para nagpag-file siya ng civic candidacy info. So, kumbaga, the rug will be pulled out under the campaign she conducted, the electoral victory she posted at yung pag-usunin na yun ang pinag-mayor. Naniniwala naman sa Senator Sherman Gatchalian na solid na ebidensya ang findings ng NBI. Sabi niya, hindi na pwedeng ma-deport ang mayor sa China. Marami daw kasi itong mga kasong haharapin sa Pilipinas. Hindi imbestigahan din ang Ombudsman siguro at pinatawag ito ng preventive suspension so nice a grab charges na isirang parang Department of Interior and Local Government. May nakasampa rin reklamo laban kay Bo sa DOJ kaugnay sa human trafficking na nagsugat sa nilay na Congo Hub sa Bamban. Pero kulang-kulang apat na buwan na lang, sa Oktubre, filing na ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa iba't ibang posisyon. At ayon sa abogado ni Bo, kinayuhan niya ito na tumakbo muli. Bilang ngayon, ako na may sasabihin para naman yung listong bayan ng Bamban, yung tumatid niya. Hindi yung mga pagkakalit. Sabi ng COMELEC, kung walang final judgment laban sa hukuman, walang hadlang sa final certificate. Pero pwede rin itong makustyon sa COMELEC. Bago yan, maaaring Scientific Research Service ng National Bureau of Investigation nakasaad na identical o isa ang mga fingerprint nina Banban Tarlac Mayor Alice Bo at Chinese national na si Go Hua Ping. Pinagkumpara ang mga fingerprint ng dalawa base sa records ng NBI. Dactyloscopy is an infallible science na yung itong set of fingerprints ng isang pangalan at itong set of fingerprints ng iba pang pangalan ay magkapareho, finger by finger, eh logical na conclusion led by the NBI na iisang tao lamang ito. Sa isa namang dokumentong pirmado ni Go Hua Ping, makikita ang nakasulat na pangalan ng kanyang ama ay Jan Zong Go, na siyang pangalan din ng ama ni Mayor Go. Ang nakalagay namang ina ay Wenyi Lin, ang pinaniniwala ang tunay na ina ng alkalde. Sabi ni Ontiveros,